Hi, my name is June at welcome po muli sa ating channel. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Adobe Photoshop 2021. Alam nyo ba na ang Adobe Photoshop 2021 ay napakalaki ng kaibahan doon sa mga unang version ng Photoshop? Tulad halimbawa ng CS3, Adobe Photoshop CS5, at maging ang mga naunang version ng Adobe Photoshop Creative Cloud. At alam nyo rin ba, maaari kayo mag-change background na hindi na ginagamitan ng nakaugalian nating pen tool at ang quick selection tool. Gusto nyo pong makita lahat ng yan? Tala, simulan na natin. Ayan, bubuksan na natin yung Adobe Photoshop. Ayan, double click nyo lang po yung icon. Kapag na-install nyo na po yung Adobe Photoshop, ito yung unang-unang makikita nyo sa screen. Yan, meron home, new, open. So, ngayon, gagawa tayo ng, bago tayo gumawa ng layout, i-highlight muna natin yung mga tools, kung anong merong tools itong Adobe Photoshop 2021. Kung mapapansin nyo, itong Adobe Photoshop 2021 ay malaking pagkakaiba doon sa mga naunang version ng Photoshop. Tulad ng nabanggit ko kanina, yung CS3, Adobe Photoshop CS5, at maging yung mga naunang version ng Creative Cloud. Ito yung unang tool, yung Move tool. Tsaka isa pa, ang Adobe Photoshop 2021, kapag itinuro nyo yung tool, doon sa mga lumang version, ang lalabas lang dyan ay pangalan ng tool. Pero ngayon, pag itinuro nyo yan, meron na siyang pangalan at demo kung paano pa ito ginagamit. Kaya madali nyo na lang siyang matututunan. Di ba tayo sa iba? Yan, lasso tool. Ngayon, may example na siya kung paano siya gagamitin. Kaya akmang-akma ito sa mga beginners. Yan, lahat yan, kapag itinuro nyo yung tool, maliban sa pangalan na ipoprovide niya, meron na rin siyang example kung paano nyo siya gagamitin. Yan po. Eyedropper. Yun. Kaya kahit beginner, pag natapos nyo ang video na to, I'm sure makakagawa kayo ng sarili nyong design. Tapusin nyo lang to hanggang sa huli. Napakaganda ng demonstration niya. Sa bawat tool, meron siyang example. Ayan, iba-iba. Yan, gradient tool. Run blur tool. Daka naman tayo sa dodge tool. Kumbaga, napakalaking upgrade ang ginawa ng Photoshop sa inilabas nilang version ngayong 2021. Ito man, horizontal type tool. Ito yung pag nagki-create kayo ng mga text. Yan, path selection tool. Rectangle tool. Basta ituro nyo lang yung pointer, automatic
tuturuan na kayo kung paano nung ginagamit yung tool na itinuturo nyo. At alam nyo ba, dito sa Adobe Photoshop 2021, makakapag-change background kayo nang hindi nyo na ginagamit yung mga nakaugalian ng mga tool. Itong katulad itong pen tool, pati na rin yung quick selection tool. Meron ditong napakadaling paraan kung paano mag-change background. Na-highlight na natin yung mga tools. Ngayon, gagawa na tayo ng canvas. Pwede nyong pindutin yung new. Pwede rin sa file, new. Pero gagawin na natin itong new. Ayan. So marami tayong selection kung anong gusto nyo. So since, kunyari, gagawa tayo ng YouTube thumbnail, ang screen ay 16 by 9 inches. So ito na lang tayo. Pag na-highlight nyo yan, create. Ayan. Meron na tayong canvas. Ito yung 16 yung width, tapos 9 yung height. Yan yung standard size ng screen resolution ng bawat TV sa ngayon. At dito naman, napakahalaga rin ito. Ito yung tinatawag na layer section. Lahat ng gagawin nyo dito sa canvas nyo, lalabas dito yun. Maaari nyo i-modify. Kung meron kayong aalisin, babaguhin, dito yun nakukontrol. At dito naman, yung menu. Mapapansin nyo, bawat icon na ituturo nyo o gagamitin nyo, mag-iiba yan. Kasi magbabase dyan kung ano yung kailangan nyo. Market tool, tingnan nyo, nagbabago po yan. May mga function yan na aayon dun sa tool mismo. Yung ituturo ko sa inyo ngayon, yung basic lang para madali nyong matutunan. Kasi kung lagi nyo namang gagamitin yung Photoshop, so mai-enhance na rin yung skill nyo. Kayo na rin yung papayaman nung kaalaman ninyo. Ito yung basic para malaman nyo lang yung basic fundamentals ng Photoshop. Kita nyo nagbabago yung nasa ibabaw. So ngayon, ang gagawin natin, mag-import tayo ng image. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-change background sa Adobe Photoshop 2021 na hindi na ginagamitan ng pen tool at yung quick selection tool. Ayan, mag-import na tayo ng image. Yung image na gagamitin natin ay isinave ko sa desktop. So, para mabuksan yun, punta lang kayo sa file, then open. Tapos, piliin nyo yung desktop. Ito yun. Select. Yan, pag naka-highlights na, pilitin nyo open. Bubukas yan automatic sa Photoshop. Ayan. So, ito yung image na i-change background natin. So, masyadong malaki yung image. Ang kailangan lang naman natin, siya, yung image ng tao. So, ika-crop na natin yung image natin. So, pupunta tayo dun sa crop tool. Ang tinuturo naman niya kung paano gagamitin. So, ganoon yung gagawin natin. So, this time pa tayo yung gusto kong gawin. Ayan. Para mas madali i-change background. Ayan. Kapag nasatisfy niya ako kung paano, kung anong crop yung gagawin nyo, i-press nyo lang yung enter. Yan. Na-execute na. Naka-crop na siya. So, ito yung change background. Yung bagong paraan kung paano nyo i-change background yung image nyo. Punta lang kayo sa select, then subject. Yan, selecting subject daw. Yan, kung nakita nyo, automatic na select niya na kagad
yung subject, yung pinaka-image lang ang kanyang naselect. Kung minsan hindi yun perfect na makikita nyo, pag sinum in nyo, ayan, may konti siyang sabit, pero okay na rin. Yan, para mawala yan, para maging maganda yung pag-select nyo, yung pagkaka-select, pwede nyo gawin yung lasso tool. Ayan. Pinito nyo yung shift. Yun, tayo nawala. Shift. Pinito nyo lang yun po yung shift. Para mas malinis. Ito rin po sa ilalim. Shift. Yan yung nasi-select. Para pati yung bangko. Although, hindi naman natin kailangan para mas maganda lang yung pagkaka-select niya. Ayan. Mas malinis na siya. Now, this time, balik kayo dun sa select. Ngayon naman, piliin nyo yung select and mask. Ayan, kung mapapansin nyo, nawala na kagad yung background. Automatic, tinanggal nyo na yung background. Ayan, sisave na natin ngayon yan. Punta kayo dun sa output. Kasi, ito na mo, hindi nyo po makikita dyan. So, kapag in-okay nyo yan, babalik yung background. So, para ma-execute po yung pagpalit ng background, output, selection. Ito po ang pili nyo, layer, new layer with mask. Ayan, meron na po siyang command. Then, press nyo lang po yung okay. Ayan, ganun lang po kadali mag-change background. Actually, meron na tayong tutorial na nauna. November 1 pa lang, na-post na po natin yan. Nasa description po sa ibaba yung link. Kung gusto nyo pong panoorin additional information, doon po sa mga highlights, pinakabagong highlights ng mga upgrade ng Adobe Photoshop 2021. November 1 pa lang, nakapag post na po tayo nito. Ayan. Since na-change background na po natin, babalik na tayo dun sa canvas na ginawa natin. Ito yung empty canvas. Ilalagay natin siya dito. Okay. This time, i-select naman natin yung move tool. Kasi, ililipat nga natin siya. So, move tool lang gagamitin natin. Pwede nyo naman itong i-drag na lang papunta room. Ayan. Ayan. Tapos, bitawan nyo. Ayan. Since malaki, pindutin nyo po yung Control T. Transform po ang ibig sabihin ng T. So, medyo liitan po natin ng konti para makita natin yung mga edge. At isa pa, dito sa Adobe Photoshop 2021, doon sa mga lumang version, kailangan nyo pang i-shift para hindi ma-distort yung image nyo. Dito sa Adobe Photoshop 2021, ay hindi nyo na kailangan. Hindi nyo na kailangan pindutin ng shift. Automatic proportion po niyang ginagawa yun. Proportion. Tingnan nyo. Yan, hindi ko po pinipindot yung shape niyan. Wala pong distortion. Ito naman, kabaliktaran. Yan, isusum out po natin ulit. Kung gusto nyo isum, pinito niya lang po yung Alt at saka yung mouse, yung hover sa mouse. Yung gulong, yung parang gulong sa mouse. Ano lang. Alt. Ayan. Or pwede rin pong control plus sa keyboard, minus, plus. Okay. Pag plus, zoom out. Kapag control, minus, zoom in. Zoom out, plus, control, plus, control, minus. Ayan, ganyan lang po. Ngayon, kung satisfied na po kayo doon sa size ng image na ilalagay nyo, always press nyo lang po yung enter. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, ayan po siya. Meron lang sumusobra ng konti, pero madali naman pong alisin yan. Katulad po kanina, pwede natin gamitin dyan yung eraser. Pwede na yung eraser. Kung mapapasin nyo, malaki. Pwede nyo naman po yan ditong para paliitan. Ayan, yung size po nung ayan. Ayan, lumiit na siya.
So kung yan, papalitan nyo pa yan, dun lang dito, late na yan. Ngayon kung yung palakihan dito lang, ganun din. So maliit lang yung kailangan natin, so maliit lang siya. Ngayon ito yung medyo soft para hindi siya masyadong mataling. Sumi natin ng konti. Alt, Control, Plus. Ayan. Para iurom, pinutun nyo po yung space bar. Lalabas po yung kamay niyan. Space bar. Ayan. Pwede po natin iurom. O pwede rin naman natin gamitin dito lang. Yung kamay na yan, yan po yung ano. Yan. Ganyan lang po yan. Yung sa keyboard naman po, kunyari, nakakuha kayo sa move tool, pwede nyo naman po sa shortcut, gusto nyong galawin, space bar, ayan, lalabas po yung kamay na yan. Mas na lumabas po yung kamay na yan, yan po ang purpose nyan, ma-move yung image. Ay, so, i-erase na po natin yung ano, yung sumusobrang ito. I-erase po natin yan. So, press lang natin yung eraser. Dahan-dahan lang. Sobrang laki. So, lilitan pa po natin yung ating mouse para malinis. Yan. Eraser tool. Marami naman paraan. Pero ito yung pinaka-basic para hindi kayo masyadong mahirapan. Hindi siya komplikado. Yan. Lilinis sila natin ng konti. Basta medyo lakihan natin ng konti para mas malinis siya. Ayan. Meron pa dito sa ilalim. Lilinisin natin. Ngayon lalagyan naman natin siya ng text. So pupunta tayo doon sa text. Horizontal type tool. Ito yung horizontal type tool. Tapos click lang natin to dito sa bakante. Ayan. Mapapansin nyo masyado pong maliit. So hindi natin makita. So dito lang po yan. I-adjust nyo lang po ito. Itong nasa ibabaw na to. Pwede nyong lagyan ng mga 20. Press nyo lang po yung enter. Yan. So, lumaki na yung image. Mga 100. Enter. Yan. Tapos, center nyo lang natin. Ito na yung thumbnail na gagamitin natin dito sa video natin ito. So, ilalagay natin yung title ng video natin. Ako ang lalagay natin, lalagay ko ay yan, sobrang liit po. So para sumobra. O yan, sobrang laki. So liliitan po natin. So para gawin yan, pinutuin lang po ulit yung Control plus T. Transform po. So, liliit lang po ng ganun. So hindi nyo na kailangan i-shift para hindi ma-distort. Basta, pag pinindot nyo po yung Control T, automatic, pwede nyo na po siyang galawin. Malaya kayong galawin na hindi siya madidistort ang anumang image na gusto nyo sa Adobe Photoshop 2021. Yun po yung kaibahan ng Adobe Photoshop 2021 sa mga lumang version. Sa lumang version, kailangan nyo i-shift para hindi madistort yung image. Pero sa Photoshop 2021, hindi nyo na kailangan. Kasi kabaliktara naman ito. Kapag sinip nyo, doon naman siya madidistort. Yan, pipindutin ko po yung shift. Yan, na-distort na po siya. So, doon po yung kaibahan nila. So, para i-undo lang yun, Control Z. Yan.
So ayan, bilog na po uli siya, hindi na siya na-distort ulit. So ayan, gagawin natin, itatama na po natin siya, Control T. Ayan, kapag satisfied na kayo dun sa size, press nyo lang po yung enter. So dudugtungan pa natin to. Adobe Photoshop 2021. So mas maganda po yata nasa ibabaw yung yan, 3 layers para mas malalaki yung text. So dito trapan Control A para gusto ko po kasi naka-center. So ito po yun. Yan. So pinindot nyo po yan, center text. Ito po yung left align text, right align text. So ito po yung gagamitin natin, center text. Yan. Yan, didikit na lang po natin. Control T po uli para gusto ko kasi malaki. So lalakihin po natin yun. Yan, gusto ko po siya malaki para kitang-kita yung thumbnail natin. Maglalagay ulit ako ng ibang text dito sa ilalim. Basic tutorial for beginners. Itong image, itong kung mapapansin nyo, sobrang layo nung basic tutorial for beginners. So, ang gusto ko, medyo magkadikit sila. Ngayon, dito po yan. Yan, sa automatic, makikita nyo po yan. Nagbabago yan. Yan. Nandito po niya i-adjust yan. Yan. So, parang gusto ko po yung ganyan. Mga, pwede nyo pong maglagay ng number, mga 80 siguro. Ayan, mas maganda po yung 80. Utong ka na po nito konti. Close na po natin yan. Ngayon, gusto ko medyo maliit lang po itong basic tutorial for beginners. Para mas highlight yung Adobe Photoshop 2021. Papalitan po natin yung text para mas maganda yung medyo matataba. So yung bold siya, bold. So ang pili po tayo ng text. So yan, mga font, iba't ibang font. Yung mas malaki, mas maganda. Mas mataba, mas maganda. Bower. So, hindi siya readable. So, mas maganda, kapag thumbnail ang ginagawa nyo, yung readable siya para hindi na mahirapan yung mga viewers natin. Parang maganda na yung una natin, Adobe Photoshop 2021, Basic Tutorial for Beginners. Itong Basic Tutorial for Beginners, babaguhin natin yung font ulit. So, Berlin Sans. Ay, hindi. So, make sure pala na naka-highlight yung gusto nyong yung sa layer, katulad ng nabanggit ko kanina. Kailangan naka-highlight kung ano yung gusto nyong baguhin. Kasi kanina, nakita nyo, ang naka-highlight yung Adobe Photoshop 2021, eh, okay na po tayo ron. So, lilipat tayo dito sa ibaba yung basic tutorial. Kailangan naka-highlights po yan. Kung sakaling meron mang, kunyari, ah, nawala. Aksidente sigurong nawala, napindot nyo yung mata. So, mawawala yung ginawa nyo. Huwag kayong magpanik agad. Make sure na nakabukas yung mata. Kasi pag nakasara yung mata, so, ibig sabihin, hidden yan. So, hindi nyo makikita. So, napaka-importante itong layer section na ito para sa pag-control nung ginagawa nyo. Yan. Papalitan natin itong basic tutorial for beginners. Ito po tayo sa... Ayan. Mukhang mas okay ito para sa akin. Ngayon, kukulayan naman natin yung text para magkaroon siya ng buhay. Kukulayan natin yung text. So, sa pagkulay ng text, buksan natin yung layers. Dito yun sa ilalim. Itong add layer style. So, sa pangalan pa lang niya, alam nyo naman na ano. Hard layer style. Click nyo lang po yan.
So marami po kayong option dito, marami kayong pwedeng piliin dito na gamitin. Merong Radiant. Yan yung Radiant. Ang makikita nyo. Ayan. Ayan po yung nila, ang Radiant. Meron namang solid lang o color overlay. Ito lang po, papalitan nyo lang po yan kung anong... anong gusto nyo. Blue. Depende kung ano yung gusto nyong gamitin. Yan. Mas maganda siguro yung red. Pula mas maganda. Yan, para mas kita. Yan. Yung basic tutorial, pabaguhin din natin. Okay, punta kayo uli dito sa Add Layer Style. Palitan natin siya ng and this time, azul naman siya. Ayan. Ayan. So, ganyan lang yung pinaka-basic. Pwede nyo nang i-save yan. Pero ngayon, mag-a-add uli tayo ng image para naman doon sa background. Actually, pwede na kayong gumawa dito eh. So, i-click nyo lang po yung pinaka-baba. Pwede na kayong gumawa dito ng background nyo. Mga solid color nga lang to. So, solid, pwedeng radiant. Ayan. Marami kayong pagpipilian dyan. So, makita nyo. Dito, ito naman, iba naman. Yung katabi po nung ano, create new fill or adjustment layer dito. Ipindot nyo lang po yung solid, kung solid ang gusto nyo. Pwede namang yung radiant. Yung radiant kasi maganda kasi nag-blending siya. So, ayan. Pwede nyong baguhin yan. Click nyo lang to. Ayan. Pwede nyong baguhin yung kulay nyan. Black. Okay na tayo sa black siguro. Baguhin lang natin ang so, ano siya. Mga yellow. O medyo blue. Medyo bluey siya. Blue. Ayan. Tapos yung itim. Yellow. Ayan. Pwede rin yung background na ganyan. Pwede rin po yan. Ayan, actually, yan yung background. Ngayon, kung gusto nyo, pwede rin naman kayong kumuha ng background sa internet. Kung hindi kayo satisfied doon sa mga kulay lang. Yan, mag-i-import tayo uli ng image para doon naman sa background. Yan. Pwede na yung file. Then open. Ayun. So, sa desktop ko, meron akong background. Nakuha ko sa internet. So, i-open lang natin yan. Open. Ayan. So, yan. Move tool kasi ililipat natin to doon. Doon sa ginagawa natin para maging background. Pindutin natin yung move tool. Okay. Click nyo lang yan left click. Tapos i-drag nyo lang po doon sa ginagawa natin. Ayan. Center nyo lang. Ayan. Ito po yung layer. So mapapansin nyo, nawala yung image natin. So nandito po yan. Nandito lang yan. Huwag po kayo magpanik. Ah, nawala. Okay lang po yun. So, dito po yun makokontrol sa layer section. Ito po yun. Ito. Ito pong background na to. Nakikita naman. Ayan. Yan po yun. Ang gagawin natin,
iilalim natin to doon para lumabas yung image natin. Ayan. Kung ano yung gusto nyong makita sa ibabaw, so ilalagay nyo sa taas. Sa ilalim yung mga background o mga effects. Ayan. So dalawa na yung background natin. Itong in-import ko na ito, pwede nyo naman tong gawing parang shadow lang. So ito, mag-experiment tayo ng effects kung ano ang maganda. Dito sa ito sa normal, yan, set blending mode. Ito yung blending mode. Pwede nating color overlay lang. Yan, kung mapapansin nyo, yun pa rin yung background natin pangalawa, pero nagkaroon siya ng effects. Yan, gumuhit-guhit lang siya. Dark. Ayan. Mapapansin nyo. Hindi siya plain. Kasi kung plain siya, makikita nyo, parang napaka-simple lang. So, ito yung plain. So, yun yung use nung mga blending mode. Napaka-importante rin ito. Ayan. So, pwede kayong pumili kung ano yung gusto nyo. Ayan. Pero, yung darken, yun ang maganda para sa akin. So, yun na lang ang gagamitin natin. Ayan. Gusto ko, dadagdagan ko pa siya ng parang wave, yung additional pa siya, papaganda ng papaganda doon sa design natin. So, mag-import ulit tayo, katulad kanina. File, open. Ito yun. Ito yung abstract. I-open nyo lang po yan. Same procedure po. Move tool. Idadrag nyo lang to doon sa unang composition natin. Then, bitaw. Ayan. So, ipupwesto lang natin siya. Parang design. Para hindi siya plain na plain lang. And Control T to transform. Control T para matransform po siya. Okay, film po natin vertical para maiba siya ng posisyon. Ayan. This time, medyo lalakihin po natin siya ng konti. Ayan. Kanya na po ng konti ito. Kasi parang design lang po siya para meron lang tayong ano. Pag satisfied na kayo, enter nyo lang po yan. Balik po tayo dun sa blending mode. Set blending mode for layers. Ayan. Pwede po natin siyang darken, multiply, color overlay. Ayan. Meron na po siyang design. Para sa akin, okay na po yan. So, i-duplicate lang po natin siya para meron din siya sa ilalim. Pwede po niyang i-drag dito. Ito po yung plus sign. Create a new layer. Pag dinarag niyo po yan dyan, create new layer, bitaw. Kaya nakita niyo, dalawa na po siya. So, itong isa, ililipat natin sa baba. Control T uli, transform. Lipat lang po natin sa ilalim. Kung napapansin nyo, hindi po siya makita kasi naka-overlay po tayo. So, yung overlay, kung ano yung kulay, nagmamatch lang po siya doon. So, yung black, matapang pong kulay yan. So, hindi siya makikita talaga. So, papalit na po natin yung blending mode. Pwede pong normal. Ayan, normal na lang po. Normal. Pero this time, ito namang opacity gagamitin natin. Kasi masyado po siyang kitang-kita. So, hindi na po mabasa yung basic tutorial, yung text na nag-overlay sa kanya. So, babawasan po natin yung opacity niya. Yan. Para mas basa, mas ma-emphasize yung text natin. Kasi, kumbaga, design nga lang siya. So, hindi natin siya kailangan masyadong kitang-kita. Yan, pag satisfied na kayo, press nyo lang po yung enter. Yan. Kung mapapansin nyo, medyo hindi masyadong kita yung mga text natin. So, kailangan mas maganda, mas kitang-kita sila. So, lalagyan naman natin siya ng stroke. So, kung paano gawin yan, kung paano lagyan ng stroke, punta lang kayo ulit sa layer. Ayun, i-highlight nyo lang, dapat kailangan naka-highlight po siya. Kailangan naka-highlight siya. So, punta lang kayo dito ulit. Sa add layer style,
Yun, lagyan na natin stroke. Para humiwalay siya dun sa background. Ayan. Marami kayong pagpipilian dyan. Pero this time, stroke, ito po yung kulay, color, nakalagay ko. Yung kulay. Gawin lang natin siyang puti. Para mas kita siya. Ayan, makikita nyo. So, dito yung size. Kung gaano kalaki. So, ito maliit. So, hindi po yan masyadong kita. Dadagdagan lang po natin siya. Kung makikita nyo, yung pag-add niya ay nasa loob. Nasa loob. So, kasi ito po yung position inside. So, gagawin nyo lang, click nyo lang po yan outside para sa labas. Yung yan, yung effects sa labas po siya. Ayan. And kung satisfied na po kayo, yan, mas kita na kumpara kanina. Ayan. So, masyado po siyang flat. So, dadagdagan po natin ng drop shadow. Drop shadow. Ito po yung drop shadow. Click nyo na po yan. Ayan. Ito naman po yung size ng drop shadow. Stroke structure. Drop shadow. Ayan. Uy, hindi po taka. Kailangan, naka-highlights po tayo. Naka-highlights pa rin tayo dun sa ano eh. Sa stroke eh. Kailangan, naka-highlight po tayo. Yan. Structure. Yan. Multiply. Yan. Yung distance. Hindi po makita eh. So, ito po kung saan angulo yung shadow. Angulo ng shadow. Yan. Yan. Pwede rin po yan medyo parang blur, blurry lang siya ng konti. Yan. Blurry siya ng konti. Ayan. Ayan, okay na siguro yan. Pero dadagdagan natin ng effects, yung text. So, dito po, pwede itong lagyan pa ng inner shadow. I-check nyo lang po yan. So, kailangan po naka-highlight para mag-effects. Ayan, kita nyo. Inner shadow. Kasi flat po siya eh. So, para mas umangat siya. Ayan, dinagdagan po natin ng inner shadow. So, nandito lang naman po lahat yun. Kung gusto nyong bawasan, nandiyan po yung mga number. Habang lumalaki po yung number, lumalaki din po yung effects. So, kung satisfied na kayo, ako satisfied na po dyan, press lang po yung okay. So, ganun din yung gagawin natin dito sa ibaba. Actually, meron mabilis eh. So, kunyari, nagawa nyo na po yan, effects. Pwede nyo po yan i-right click dito. Dito po yan, copy layer style. So, ito pong basic tutorial for beginners, magiging katulad yan nitong unang ginawa nyo kapag kinapi nyo yung style nito. Copy layer style. Yan. I-highlight nyo po yung pag kukopyahan nyo, yung basic tutorial for beginners, i-right click nyo uli, then paste. Ayan, tingnan nyo. Nagbago. Ganun lang kadali. Tapos, so may effects na yan ang katulad din ito. Babaguhin nyo na lang yung kulay. So, punta kayo sa color overlay. Ayan. Para maiba naman po siya. Gawin natin siyang, di ba, kulay blue kanina. So, ganun lang. Ayan. So, mas mabilis yung ginawa natin. Hindi na tayo isa-isa pa natin ginawa. Kaya naayusin natin ng konti. Kasi masyado siyang mataba eh. Yung stroke. So, pabawasan lang natin yun ng konti. So, punta tayo sa stroke. Bawasan nyo lang po ng konti. Kasi masyado naman siyang maano. Ayan. Ayan. Ayun, dito naman tayo sa image. Yung image natin. Kasi para siyang ano eh, hindi siya masyadong makulay. So kukulayan natin siya. I-enhance natin yung kulay nitong image. So, press lang natin yung
punta muna tayo sa image, adjustment, tapos curves. Ayan, curves. Yung curves naman po, itataas nyo lang yan. Ayan, papansin nyo, umuputi siya. Tapos, sa baba naman yan, ayan, tatapang yung kulay nyan. Ayan. So ako gusto ko medyo mas parang light lang siya. So, hahayaan ko na lang yan na medyo maputi ng konti. Ayan, medyo maputi siya ng konti, matapang. Tapos, lalagyan natin siya ng stroke. O kaya, glow man lang para magkaroon siya ng buhay. So, punta po ulit kayo dito sa add layer style. Ayan, punta naman kayo sa outer glow. Ayan. Mapapansin nyo, ito kasi yung default eh. So, pink yung default. So, papalitan po natin yan ng maring puti. Ayan. O kaya medyo madilaw-dilaw. Pwede rin. Pero sobrang laki. So, gagawin natin sobrang tapang. Konting ano lang. Spread lang. Konti lang. So, babawasan natin ng konti. Pero ang gusto ko dyan, puti lang. Puti na lang gagawin natin. Ayan. Simple kasi yung puti. Tapos, i-spread natin ng konti. Pero light lang siya. Ayan. 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 Kung satisfied na kayo, press nyo lang po yung OK. Masyadong, kung mapapansin nyo, masyadong ano, masyadong nakadikit na yung basic tutorial for beginners. So, babaguhin ko po. Dito lang naman po yan sa text. Ito po yung may A na to. Yan, yung character. Ito po yun. So, mga 70 po siguro. 70. Yan, bumaba na siya uli. Mas maganda po siguro yan. Ayan, tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung may natutunan kayo sa video natin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong video natin.